So may kikwento ako sa inyo guys. Tapusin ko lang yung trabaho ko. Magluluto tayo ngayon. Ayan, pasta. So macaroni mikima. Ang tawag nila sa spaghetti dito. Pero spaghetti talaga yan. So, ayan. Then mamaya ko lulutuin yung meat. So may kikwento ako sa inyo. Anyway, sa mga hindi pala nakakakilala sa akin. At bago pa lang sa aking video, ako nga po pala si Marie Cris. Isa akong OFW dito sa Greece. So, ayan, nagluluto tayo. And then namamalansya. Doble ko yung trabaho ko para matapos agad ako ng maaga. Kasi maaga ako nagising. And then sabi ng amo ko, matulog daw ako. Pinapatulog niya na ako bago siya umalis. Kung sabi ko sa kanya, mamaya na ako matutulog pagkatapos ko. And then, kasi nga maaga nagising yung alaga ko. Eh, ako yung hinahanap. So, bumangon na ako. Pinapabalik niya pa ako sa pagtulog. Siya na yung babama. Ayaw naman. Ayaw ng bata. So, yun. Anyway, kwento ko sa inyo. Meron tayong na-terminate na kababayan dito sa Greece. So, yes, nag-terminate din yung mga amo dito. Kapag hindi sila okay sa Kopela. Okay? So, nung una, nag-message yung Kopela sa akin, yung kababayan natin, naghahanap ng amo. And then, umaga. And then, so, syempre, meron akong friend na naghahanap din naman ng Kopela kasi may nagpapahanap sa kanya na amo ng Kopela. So, binigay ko yung name. Then, nag-usap sila. Then, nung hapon, ewan ko kung nag-aayos sila dun nung employer. So, yun. Then, nung hapon, chinek ko yung conversation namin. Matagal na pala siyang nakikipag-usap sa akin. Kumbaga, may mga previous kami na pag-uusap. So, yun. Ni-recall ko, kumbaga, nag-backread ako. Then, nakita ko, galing pala siya ng agency. Kumbaga, yung agency ang naghanap ng amo papunta dito. So, same kami. Ganun yung process din ng akin. So, may agency din siya sa Pinas. Ngayon, sabi ko, ay galing ka, minessage ko ulit siya, sabi ko, ay galing ka pala ng agency. So, ibig sabihin, meron ka agency dito, kumbaga may broker ka, same kami ng broker, dalawa. Sabi ko, ang gawin mo, hindi siya nag-usap kami kagabi. Ang gawin mo, punta ka ng, tawagan mo yung agency natin dito, kasi 3 months pa lang dito eh. 3 months pa lang siya dito sa Greece. So, yun. Sabi ko, tawagan mo yung agency natin, sabihin mo yung problema mo, ganyan. Para matulungan ka nila. Kasi, syempre, under pa tayo ng agency eh. 3 months pa lang siya. So, yun. And then, nabanggit naman niya na, yun nga, na tawagin na yung agency. Sabi ko, huwag kang basta-basta maghahanap ng, ano, ng employer kung ayaw sa'yo ng employer mo. Wala naman naging problema. Kumbaga, hindi kasalanan ng Kopela. Wala siyang problema. Kumbaga, hindi lang kasi sila magkasundo nung kasama niya or nung parang nanay nung amo ba, something na gano'n. Kasi nga, hindi gano'n karunong mag-English yung kasama niya sa bahay. So, parang nahihirapan. Oo, yung isa lang naman, yung kumbaga yung nanay siguro. Yun. So, nung aayusin na daw yung papel niya, hindi na pinaproceed dun sa anak. Kasi, yun nga, iteterminate na, kumbaga, paaalisin niya siya. So, tapos iyak siya ng iyak. So, syempre, alam mo, pag marami kang utang sa Pilipinas, sino ba naman hindi masya-shock, ba? Diba? Yun. So, wala siya dito sa Athens. Yun. So, sabi ko sa kanya, siguro, will na rin niya ni God. Sabi ko, huwag kang ma-stress. Kasi baka will na rin niya ni God. Mas maganda, mas mapapabuti, mapumunta ka dito sa Athens. Ba? Diba? Kasi nasa malayo pa, sayo sa kanya. Ganun. Nararamdaman ko yung nararamdaman niya. Kasi iiyak pa siya. Yun. Sabi ko, huwag kang matakot kasi yung agency naman natin dito, hindi naman niya nagpapabaya sa mga katulad natin na yan, kumbaga binabalik ng employer, ganun. Basta lang, nasa tama ka. Yun, sabi ko sa kanya, ganun. Kaya kayo yung mga galing ng agency, kung ganyan, kasi natakot siya, baka daw siya pabalikin ng Pilipinas. Sabi ko, hindi ka naman pababalikin ng Pilipinas kung wala namang, kung hindi mo kasalanan. Sabi ko sa kanya, ganun. Hahanapan siya ng agency namin dito ng panibagong amo. Ganun ang gagawin. Kaya mas maganda kung may mga problema kayo. At first, yung mga bagong dating, magko-concern kayo. Alam niyo ang kagandahan dito sa agency namin dito. Tinatawag, ewan ko yung iba ha, pero ako kasi nung hanggang 6 months, kinukumusta nila yung kalagayan ko. Tumatawag sila sa akin, kumusta yung amo mo, ganyan. So kung may mga concern kayo, tawagan nyo lang yung broker natin dito. Kasi kilala nyo naman yung kasi yung mga ka-tie-up nila dito, di ba? Tsaka bago tayo malis ng Pilipinas, sinasabi yan sa atin. Pero yung mga direct hire,
kahit sila yung nag-process, syempre, hindi nila yun under kasi hindi sila yung naghanap ng employer. So, yung talagang mga under lang ng agency namin. Kumbaga, sila kasi yung naghanap ng employer namin. So, yun, okay naman na siya. Hinihintay niya lang yung ticket niya papunta dito sa Athens and yun. Baka hanapan siya ng employer. Hindi ka pwedeng basta maghanap ng ano or lumipat ng amo. Lalo na hindi pa ayos yung papel niya. Mahirap yun. Mas maganda kung magpo-concern tayo sa agency natin. Mas matutulungan tayo kasi kaya tayo may broker dito para just in case. So, yun. Ayun, talaga may nati-terminate dito guys sa Greece. Hindi lang isa yan. Hindi lang isa yung alam ko na nangyaring ganun. Pero, yun. Huwag natin kalimutan. At huwag natin basta lalayasan yung mga amo natin. Kung ano man yung maging problema. Lagi tayong mag-open up sa agency natin. Hanggat hindi tapos yung kontrata natin sa kanila. Okay? So, yun. Then, yan. Nagluluto na tayo ng ano. Ang tawag dito, yung sauce ng spaghetti. So, dito sila, ganito lang ang pagluluto nila ng spaghetti. Sibuyas, bawang, and then itong, yun na, yung meat. And then, lalagyan ko lang siya ng tomato sauce and asin. Tapos, oregano, yung dried oregano, and then pepper. Yun lang, ganun lang sila. Ganun lang yung spaghetti nila. Yan. So, yun. Ang kagandahan dito kasi hinintay ko yung ano. Ang kagandahan dito kasi sa Greece. Oh, nag-determinate. May umaayaw na amo minsan sa mga kutela. Pero ang kagandahan dito, hindi yung basta-basta ka na lang pauuwi ng Pilipinas. Siyempre, pinag-aaralan din yan. Hindi naman tayo basta-basta pwede pauwi ng Pilipinas kung walang masamang dahilan, diba? So, hanggat valid yung visa mo, pwede ka mag-stay dito sa Greece kung ayaw sa'yo ng amo mo. Yun. So, yun lang. Hopefully na nagkaroon kayo ng, hindi ko kayo inaano na ano, na tinuturuan na ano, shinare ko lang yung case na yon just in case na hindi naman natin masasabi na magkaroon ng ganung case ulit. So, meron kayong idea. Okay, so, baka kasi sabihin ng iba, inaano mo para yung ibang mga kopela magkaroon ng idea ng ganyan. So, hindi po. Hindi ko sila ini-encourage na umalis sa amo. Actually, hanggat maaaray tapusin nila yung kontrata nila. Hindi lahat ng amo perpekto, pero hanggat kaya mo magstay ka, tapusin mo yung kontrata. Kasi we are lucky, hindi dahil sa kanila, syempre wala tayo dito kasi sila yung naging sponsor natin. Okay? So yun lang guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye and God bless!